There's a risk if you buy now while the market is falling because meron tayong kasabihan na don't catch a falling knife. Oo. So, if you're doing cost Baka don't averaging, catch a falling heart. ah! Hello, everyone. Hello everyone and welcome sa ating video for the week. And Yes. bago tayo mabash, kami po ni Renzi ay magkalapit lang ng bahay kaya kami magkasama ngayon. At pero Wala may pong social distancing pa rin tayo. Yeah. Walang pumasok at lumabas ng Maynila in the production of this video. Actually, nandito lang kami sa ano ba to, park nung village. Yan, doon Walang sa katao-tao. at walang tao. Kaya masarap mag-video. Wala kayong maririnig ng mga nagba-basketball. At saka yung mga bata sa likod. Na nagsasayaw. Yan. So Okay. anyway, Ang pag-uusapan natin ngayon. Marami kasing lumalabas na mga suggestions. Anong pwedeng gawin sa bahay during these times, no? And ang naisip ko, we can focus on mga finance-related stuff. Malamang kasi finance vlog tayo. Yeah, mga money related things that you can do at home during these times kasi 'di ba, we are all encouraged to stay at home. Stay at home. Ayan. So marami tayong pwedeng gawin. Finance stuff. Ano yung mga suggestions natin? Ako? Di ba ikaw? Ako muna. Ikaw muna. Sige. Number one, since very limited yung ating mga galaw, ayan, yung movement natin, it actually forces us to evaluate ano ba yung mga importante sa lifestyle natin, particularly yun sa ano ba yung necessary stuff that we need every day. Okay. So it's a good time to evaluate yung budget at saka yung cost of living natin na yung pala dati pag nag-grocery tayo talagang kuha lang ng mga gusto, di ba? Pero napapansin ko ngayon, especially with my family, talagang nag-iisip sila, ano lang yung importante lang yung kunin nyo, di ba? It's a good time to see kung ano ba talaga yung essential pagdating, for example, sa grocery natin. And it's a good time to reevaluate yung budget, magkano ba talaga yung ginagastos natin. Even yung mga utility bills natin, di ba? Lalo na ngayon, marirealize nyo na importante yung may emergency fund, no? Kasi hindi naman ganun na ngayon kadali lumabas and we have people na no work, no pay. So, hindi makapasok sa opisina o walang pasok sa opisina. Wala silang sweldo. At saka wala silang business. At walang kasi business. Kasi hindi sila makalabas. I have a friend nga na, ano siya, he has his own, kumbaga, consulting. Parang ano, gumagawa ng mga condo, ganyan. Almost lahat ng project niya. And yes. Sabi niya nga, buti na lang is napayuhan ko siya na huwag mag-invest muna na habaan yung PC kasi anything can happen. Can happen. So, pagdating sa emergency fund, tulad nga ng sinasabi namin. Ngayon yung magandang panahon para gamitin yung emergency fund. Yes, ninyo. In cases as this, ito yung parati nating sinasabi na you'll never really know when an emergency can happen. That's why kailangan may emergency fund ka. We have videos on that kung saan nyo dapat ilagay yung emergency fund. Pero, huwag nyo ilalagay sa stock market. Ay, oo. Emergency fund. Oo. May mga kilala ako na naglalagay ng emergency fund sa stock market kasi ano naman daw, madali naman daw kunin yung pera sa stock market. Umaakit naman daw. Remember, again, sarado ngayon ng PSE. Yun na nga. And until further notice at that. So, remember again guys, no, as much as, again, tumataas ang market and everything, again, hindi natin masabi. And may mga pagkakataon talaga na hindi mo masabi na nangyayari. So, dapat emergency fund dapat lagay sa mga instruments na accessible and liquid. So, yung mga co-op, mga investment, siguro. Or banko, time deposit, ganyan lang. Time deposit, ganyan. Okay, yung mga co-op, yung mga ganyan, eh, medyo, kung maglalagay, kaunti lang. Again, gusto natin liquid. And anytime, di ba, na maski gabi, mawalan ka ng cash, okay, kayang-kaya mong kumuha ng cash. Which is related doon sa second na tip na gusto ko sabihin. Di ba third na to? Second pa lang. Anyway, basta okay. Which, sige. Yung tip ko is, kung wala pa kayong online banking, it's a good time to study online and open. So, a lot of the commercial banks, meron na silang mga online platforms. Yes. May mga kilala kasi
takot daw sa online banking kasi baka mahak. Eh ako, I've been doing online banking since the early 2000. Never pa naman ako na-hack, no? Siyempre, ano siya eh, para sa akin, personal security. So kung ikaw ay medyo careless at madali ang password mo, then ma-hack ka talaga. But if you maintain yung talagang proper discipline pagdating sa pagiging secure sa mga personal information mo, okay lang yon, no? And besides, if you have an online banking, practically, ang dami mong pwedeng magawa. Magbayad pa lang ng bills eh. Bayad ng bills, credit card. Mag-transfer ng pera kung may kailangan. Ako, nag-transfer ako ng pera sa parents ko kasi, ano, yun nga, medyo kailangan nila ng funds pang at hindi mo kailangan lumabas. Oo, hindi ko kailangan lumabas. Pwede ka rin mag-invest. Yes, pwede ka na rin mag-invest online. Which is related to that, yung mga digital wallet, they actually come in handy. Hindi mo kailangang mag-withdraw ng pera. You can actually already use them. Yes. Ganyan. Oo. Kasi diba, minsan ano, may nababasa nga ako sa news na of course, pag-cash, then there would be some cases of, you know, so, alam mo yun, maganda na digital na rin ang alam. Yeah, like, yung mga digital wallets such as Gcash and Paymaya. Yes, and not that we're endorsing, but isa lang yun sa mga, ano, yeah, so pwede natin i-consider. Yun yung mga, alam ko kasing popular and mga widely accepted sa mga establishments. Another thing would be, bukod sa online banking, yung mga online platforms as well. Uh-oh. Diba? Kasi may mga investment platform na meron na rin online presence. So, apart from the banking apps, may mga online apps na rin kung gusto nyo mag-invest, no? Mm-hmm. So, lalong-lalo na, which brings us to another tip, in times of, kumbaga, severe market volatility because of, like, whatever news, okay, tingnan nyo rin and monitor the market. Okay, monitor the market. Stay tuned sa mga balita. Which is something that they can do now na nasa bahay lang sila. Kesa mag-Netflix kayo. Hindi, bukod sa pag-Netflix at pag-TikTok. Okay. Okay, tingin-tingin din sa news. Because again, sabi nga is yung mga market movements na ganda na lalo ng malaki, no? Kasi maraming investor, pag mataas ang market, natatakot. Mm-hmm. Eh, sa mga panahon na super baba ng market, then it's really time to, again, monitor it closely, okay? And tingnan kung pwede kayong makabili, of course, for your long-term goal. And also, you should learn, study, and listen dun sa mga financial experts, hindi lang kung sino-sino na nasa Facebook na nagbibigay ng mga advice, no? Mm-hmm. Siguro, just a short... parang kami. Ako, just a short mention, no? Kasi, especially today, a lot of people are saying na it's time to buy more, it's time to invest kasi baksak yung stock market. Yes. Ako, I actually advise my clients na there's a risk if you buy now while the market is falling because meron tayong kasabihan na don't catch a falling knife. Oh. Oo. So, if you're doing cost averaging, ako don't catch a falling heart. Okay, tapos na yung Valentine's episode natin. Ne, para sa akin na if you're doing cost averaging, then just stick to your regular schedule. Yes. Ngayon, if you have extra cash and you want to buy more, the best thing to do is to wait for the market to show signs of recovery. Kasi ibig sabihin, na-reach niya na yung bottom, nag-bounce siya, and then it's now a good time to buy those extra shares while the market is recovering. Pero while it is still falling, wag, no? That's why, okay, bukod sa local stock market and local news, always read on as well and listen on international markets. Yes, so, titingnan mo yan, anong nangyari sa US, anong nangyari sa China, anong nangyari sa Europe, such that, okay, kasi all of these things go together and they affect each other. So, tingnan din natin kasi it would affect your investment and, you know, for your long-term goals as well. Yes. Which brings us dun sa mga financial goals natin, especially dun sa mga medium term, no? Which is yung mga 3 to 5 years. Kasi malamang ito pa yung mga naka-invest sa partly sa stocks, partly sa mga bonds, etc. And especially with what's happening in the markets today, it's a good time to probably sit down and evaluate yung kanilang mga financial goals. Yeah, don't panic. We'll tell you when to panic. So, they would probably need to adjust their medium-term goals. Specifically, medium-term goals.
Kasi baka kailangan nilang i-move yung target date nila. Kasi baka yung investment natin na nakalaan doon is, of course, medyo atrasado. Okay. Remember guys, the market always recovers. But, okay. When? The question is when. But, again, okay, tingnan natin. Okay, it's a fact. But, tingnan natin is, kapag bumaba ang market, okay, it always takes more for it to go up. Yes, yes. Okay, for right. example, kung may investment ka na 100, okay, 100,000, sabihin natin, bumaba ang market ng 20%. Mm-hmm. So, naging 80. Naging 80 na lang. Para maging 8, para maging 100 ulit, yung 80,000 mo, it would not take you 20%. Similar 20%. Kasi pag nag... pag umakyat ng 20% yung market, kulang ka. 96 lang yun. Oo. Para yung 80 mo na bumaba ng 20%, umakyat ulit ng 100%, kailangan mo ng 20,000 of 80,000, which is 25%. So again, okay, kaya we always say that you also should manage your downside or yung pagbaba ng market or yung risk mo, because kapag malaki yung binaba, mas malaki yung dapat yung inakyat. Okay, so again, yung goals natin, okay, itingnan natin yung mga medium-term goals. Yan. Pero ako, nasa bahay na lang din kayo, okay, hindi kayo makalabas, okay, you can do a spring cleaning. Okay, yung mga damit o yung mga gamit na more than 6 months yun ang hindi nagagamit. Marirealize yan na ang dami ko palang gamit kasi mas matagal sila ngayon sa bahay, makikita nila yung mga gamit na... Ay. Hindi ko naman pala ginagamit. Kala ko sa sexy pa ako. Okay. Meta mo na. Okay. Pag okay nang pwedeng ibenta. Okay. Kasi you realize na, of course, kapag medyo humupa na ang lahat, then you can do a garage sale and you earn extra. Yeah. That's a good way to augment yung ating mga loss of income. Yes. Sell stuff at home. And of course, yun nga, since we are... studying our financial goals na medyo naatrasado, one way to also help us help ourselves financially is to find extra income para mabalik ulit on track yung ating financial goals. The fastest ways to do that is to sell some of the stuff that we own, especially yung mga hindi naman pala natin kailangan, essential. Sapatos, bag. So, mag-ikot-ikot kayo sa bahay nyo, baka may hindi pa kayo napupuntahan. At baka may gamit kayo na hindi ginagamit, di ba? Oo nga. Itabi nyo na siya para by the time na umokay-okay na lahat, pwede nyo na siyang simulan na ibenta online o sa mga kaibigan. Kasi, I'm sure... online, pwede, no? Sa mga online platform. Ayan. Yeah. Yeah, pero kasi ang problema, paano mo ipapadeliver ngayon? Pero yun nga, basta nakatago na siya na set, naka-set aside, pwede nyo nang diskartehan yan kapag medyo okay na tayo. Yung mga online, di ba, pwede rin sila mga, no? Yeah, they can study and try yung mga different ways to make money online. Okay, you can check out paano ba maging online freelancer. You can start a YouTube channel, di ba? You can... make money. Ay, naghawak tayo. Ay, alcohol. You can try to see paano ba kumita as a video blogger, di ba? Or they can do something like similar dun sa ginawa ko. I started a podcast. Yes. So, sa mga masipag. Yan, sa mga masipag. Saka sa mga madadaldal. Oo, yan. You can start your own blog. So, there are many ways to make money online. Yeah, you can just Google those things. And another way to make your time at home productive at the same time improve your personal finance. Yes, and isa dyan is by watching our video. Yes, so wala namang kayo ginagawa, so siguro mga kalagitnaan ng mga binge watching ninyo, mga pa-isa-isang video. Oo, para namin. Para magkaroon ng ano na yun. Such a blatant promotion. Shameless plug. Shameless plug. Well, para yun nga, para naman magkaroon ng learning kahit na nasa bahay ka. Diba? You expand your knowledge about because personal finance. Because knowledge is power. Ayan. So I guess that's it. Yes. So I hope may natutunan kayo. Yes. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please subscribe to our channel and click the notification bell. Plus we hope that you are all staying at home, keep safe, keeping yourself healthy, and of course
iwas tayo sa fake news. Mm-hmm. Be sure to get your information from reliable sources. Yes. And yun lang. That's it. Dabay. So see you next week. Bye-bye.